bilang bahagi ng kanilang 35th anniversary, naghandog ang 7-Eleven ng 2 milyong pisong donasyon sa ABS-CBN Foundation. Sa ibang balita, nagkagulo kanina sa Manila City Hall nang dumating sina Piolo Pascual at Sam Milty para magsampa ng libel case laban sa kolumnistang si Lolit Solis. Nagpapatrol, Ginger Conejero. Minto lang dumalo sa premiere ng pelikula sina Piolo Pascual at Sam Milty nang magtungo sa Manila City Hall kanina. Diretso sa Fitzgerald office ang dalawa para magsampa ng kasong libelo laban sa kolumnistang si Lolit Solis at sa entertainment editor ng Filipino Star ngayon na si Veronica Samyo. Sa sworn affidavit ni Sam at Piolo, iginit nilang kasinungalingan ang isinulat ni Manay Lolit sa Take It Take It column noong October 15 na may romantikong eksena ang dalawa. Nakaapekto umano ng gusto sa reputasyon nila bilang bankable actors. Humingi ng 10 milyong pisong moral damages at 2 milyong exemplary damages sina Piolo at Sam. Matapos maghain ng affidavit, nagbigay ng pahayag ang dalawa. I do not relish the idea of filing suit against the clothing and the industry, especially someone who is my senior and who was once worthy of my respect. She has disrespected us as colleagues and as human beings. I will not establish the last of published books, so the entire article is a fabrication. The article is a damn gut and so much in public ridicule. Hindi maitago ni Piolo ang samarang loob sa pangyayari, lalo't 10 taon na siya sa showbiz. Ayon naman sa abogado ng mga aktor na si Attorney Georgie Alonso, under probation si Solis sa kanyang kaso sa Metro Manila Film Fest noong 1994. At kapag napatunayan daw na guilty sa kaso ni Sam at Piolo, didiretso na siya sa kulungan. Pero ayon naman kay Lolit, handa niyang ipagtanggol ang kanyang sarili sa korte. Iginit din niya na walang kinalaman ang kaso ni Piolo at Sam sa kompetisyon ng mga TV network dahil nagbibigay din siya ng talent sa ilang ABS-CBN projects. Nagtataka lang daw siya kung bakit siya ang idiniin sa issue dahil marami na rin nagsulat tungkol kina Sam at Piolo sa ibang babasahin. Ayon naman kay Veronica Samyo, hindi siya dapat kasuhan dahil retirado na siya nang malathala ang kontrobersyal na column noong October 15. Ginger Conejero, Patron ng Pilipino. At susunod!